Okay, welcome ulit sa video ko ng Mojo Shop sa San Jose del Monte, Bulacan, no? Bali, ito ang aga natin nagkaroon ng pasyente dito, no, sa Mojo Shop. So, ito ang scenario natin, ano? Especially pag gantong maulan. So, guys, ha, ito gasgas nitong vlog ko na to, pero uulitin ko ulit, no, para sa kapakanan nating lahat. Okay. Kick natin, ha, para mag-start. Mapapansin natin, napakaganda ng minor niya, no? Kaswal na kaswal na talaga. Maganda to, no? So, ang problema natin, ito. Ayan. Patay. No? Ulitin natin ulit, ha? Para sure bull. So, yung minor, okay na okay, no? Throttle natin, body-body. Ayun na, hindi ka naaahon. Patay ang makina. So, pag ganito scenario, tandaan ninyo, yung gasoline station na pinakargahan ninyo. So, ito, fresh na fresh, ha? Kasasalin lang, ha? O, ayan, may tubig. So, tandaan natin, ayun, may latak pa, oh. Hindi uobra yung catch basin na gasoline station at yung nabaha na area, no? Huwag na huwag kayong magkakarga dyan, mga buddy, no? Kasi sasakit ang ulo ninyo pag ganito ang nangyari sa inyong gasolina, no? Kaya mag-ingat po. So, anyway, no? Ang problema nito, yung kanyang tangke lang, may tubig, no? Yung carb, lilinisin. Yung makina, guys, walang problema yan, ha? Huwag pa buting-ting yung makina ninyo dahil lalaki lalo ang problema ninyo. So, walang pinag-usapan sa makina. Ang problema natin, yung gasoline station mismo na kinargahan natin at yung carburetor natin, no? Yung pagtataktak ng tangke, eh, wag nyong padaanin lang dito basta-basta. Dito sa hose na to, no? Tapos sige, i-drain yung gano'n. Blah, 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 no? Ganyan-ganyan, no? Nasa vlog ko po yan, no? Ang proper pag-drain ng tangke. Dito nyo padaanin. Tanggalin ninyo yung dalawang tornilyo din, eh. Yan, yung dalawang tornilyo dyan. Teka, hindi nyo makita. Ayun. Ayun, yung fuel cap natin, yung dalawang tornilyo na yan. Dyan, tanggalin nyo yan. Tapos, dyan nyo padaanin mismo yung ating gasolina. No? Medyo makunat tanggalin yan, guys. No? Pero, ipitin nyo muna ng vice grip bago nyo ikutin ang Phillips screw. No? Makunat konti yan. Pagbabalik din, ganun din. I-Phillips screw nyo muna, tapos pag-higpit nyo, i-biscuit nyo. Tansyahin nyo yung tamang higpit kasi delikado pong tatagas yan. Ay, walang stopper yan, walang fuel cap yan kasi pinaka-base siya ng ating fuel cap. So, antabayanan ninyo yung pag-higpit. Meron naman... Diba kita bayan ko? So, guys, ganito pagtataktak, ano? Dobre, pakita mo ako konti doon. Yeah. Yan! Pag ganito ang paglilinis ng tangke, ano? Para nakita po natin lahat. Itaktak mo dyan sa pinaka gas cap niya, ano? So, ayan. Makapansin ninyo, konti na yung puwapata. No? So, halos, yan, ano? Patak-patak na. No? Pero, marami pang laman yan, guys. Hindi yan lang yun. Kaya sabi ko sa inyo, dito nyo kunin sa screw ng fuel cap mismo. Yung friction ng fuel cap, yung dalawang screw. Ayan. Ayan yung gasolina. Ayan na, yung tubig. Dito pa eh, pakita mo. Ayan o. Dito ba? Pag guys, kita mo dito. Pagtaktak pa lang yan, no? So hindi lang yan yung gasolina na tubig yan. No? Hindi lang yan. So, meron pa yan. Sabi ko sa inyo, kunin nyo dito. So, ito dalawang tornilyo na yan. Buksan ninyo. Kasi yan, marami pang laman yan sa loob. Kuha kayo vice grip. Kasi kung mamanwalin yung ganyan, matigas yan. No? May tendency na mabilog yung ating tornilyo. No? Okay, vice grip. Ang magandang klaseng vice grip para hindi naman marugado yung tornilyo. No? Ay, ikot niya.
Ayan. Tumutulog-tulog pa. Ayan. So, pag maluwag na, so kami tirahin ng Philips screw. Kasi makakabuelo na kayo dyan. Kasi kung mamanuwalin nyo, upwersahin ninyo na ganun-ganun, eh, delikado. Unang-una, baka kumabiyos, madali patangkin ninyo. Manipis lang po yan, guys. Manipis lang yan. Kaya, pag medyo nakakita kayo ng kalak-kalawang, eh, agapan ninyo. So, ito. So, ganyan yung fuel cap, itsura ng fuel cap natin. Ano? Meron pang salaan yan dito. So, kahit pa paano, nasasala niya yung dumi na nanggagaling sa tangke. Okay? Tawin natin dito. So, dito tayo sa stage na sinasabi ko sa inyo, ano? So, yan yung, ano, para nakita niyo na gano'ng pakarami ang laman, ito na yung pating lalagyan. So, yan, bagong lalagyan, no? Walang laman. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Dito niyo padaanin, kasi marami pang laman yan, guys. Kaya kahit may drain nyo yan sa hose, no, nalagay nyo na sa reserve, eh marami pang laman yan. Siguro mga kalahating litro o kulang-kulang isang litro. Kaya ganyan siya karami. So, nonsense yung paradaanin nyo sa hose, yung inyong gasolina, ilagay sa reserve para matuyo. Nonsense po yun. Kasi ganyan pa karami ang natitira. Isang litro pa kaya yan. Ganyan pa marami, marami pa natitira. Kaya hindi pa yan. Medyo i... Gaganyan-ganyan yung pro, kapilid tumba nyo. Marami pa yung lakabas. Marami pa yung laman. So imagine ganyan yung laman ng inyong tangke. Tapos i-drain nyo lang basa-basa sa hose. O eh, kung nandiyan lahat ng tubig, disgrasya ka. Sayang yung gasolina, mapapanis. Pag nalagyan ng tubig. Gano'n pa eh. Na rin daw para meron siyang outlet pa out. Dami pa niyan, ayaw makapil. Kasi po yung tangke natin may partition po yan, yung reserve na tinatawag, no? So pag yun, nilagay mo sa reserve, ipoconsume niya, yun nando sa may partition na yun. Kaya hindi po basta-basta magtaktak ng tangke. Meron pong proseso. Hindi po basta-basta dinadaan sa hose lang. Eh, kawawa naman yung rider. Ina-expect niya, wala nang tubig yung kanyang tangke. Yung pala eh, sandamakmak pa yung natira. Kasi ang tubig po, nasa ilalim ng gasolina. Hindi po umiibabaw yan, nandun sa ilalim niya. Kaya pag yan, nagkarga ka, pupuga ka talaga. Kasi yun ang i-consume ng ating carburetor. So, ayan, wala na. So, i-left nyo lang ano yung ating tangke, ano? Kaya nyo lang naka-expose na ganyan para mag-evaporate. So, ito yung nakuha natin. Ayun, tubig. Kita? Kitang-kita. Ayan. So, mag-ingat po kayo. No? Kasi kaganda-ganda ng takbo ng motor ninyo, after nyo magpakarga, ay huhahagok-hagok na yan. Pugak-pugak na yan. Lalo pag nasa malayong lugar kayo or nasa hindi mataong lugar, no? Nasa alanganing lugar, eh pagpupugat-pugat kayo sa bigat ng motorsiklo, eh malamang kahit nag-uulan, eh hihingaling kayo. So okay, sana nakatulong pong muli ang ating video. Maraming salamat po sa panonood and keep safe.